kailangan natin ng saba ng saging. Sago, nilaga ko na siya guys. Magpakulo lang kayo ng tubig, tapos ilagay niyo yung kilaw na sago. Tapos halo-haluin niyo siya. Huwag niyo kaya ang dumikit sa kaserola. Kailangan natin ng coconut milk. So, nakalata ang ating coconut milk. Wala po tayong natural nyog, yung kinukudkod. Old coconut. So, pag nandito tayo sa ibang bansa, ito ang gagamitin natin kung wala tayo ng old coconut yung kinukudkod, guys. Kailangan natin ng condense. So, napansin nyo, guys, hindi ako naglalagay ng asukal kasi try yung condense ang ilagay nyo kasi masarap, guys. Hindi nyo nalalagyan ng asukal kasi napakatamis na ng condense. Parang ice cream ang kalalabasan niya. Parang ganun yung lasa. Napaka-creamy. So, ayan guys. Napaka-simple lang ng ating mga ingredients. Siyempre, kailangan din natin ng malagkit yung ginigiling sa atin. Ibababad muna natin sa magdamag. Tapos ipapagiling natin. Tapos bibilo-biluhin natin. So, dito sa Japan guys, meron na ako nabibili na nakaganito, naka-plastic siya. So, ayan yung nakabilog-bilog na siya, nakabilo-bilo na siya. Hindi na ako mahirapan. So, ihuhulog ko na lang yun sa talyasi, sa malaking kaserola. So, ayan guys. Hindi ko na patatagalin. So, umpisahan na natin ang pagluluto ng ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Guys, apat na kan na gata ang ilagay natin. Hintayin lang natin siyang matunaw kasi medyo nabuo yung gata. Gata yung inilagay natin, tapos ang ilalagay natin condense is tatlong lata. Ilalagay na natin yung mga sangko. Thank you.
natin siyang lumambot. So ayan guys, hindi na ako magbibilo bilo. So may nabibili na dito sa Japan na bilo bilo. So ito guys, buo-buo siya kasi galing sa bulsa. Add lang tayo guys ng 500 ml. Natin para hindi dumihin sa ilalim.
subscribe na YouTube channel de Lagalutong Pinoy and pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Hanggang sa muli, bye!